This video to your friends and your family. Hallelujah. This is the day that the Lord has made, so we will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So please kindly share this video. Kindly share this video po, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, this is another day and another blessing. So, let's expect blessings from God today. Let's expect miracles from God today. God bless you po, Ma'am Rosalinda. God bless you. Blessed morning po. Blessed morning po sa inyong lahat. Kumusta naman po kayo dyan? Amen? Kumusta naman po ang ating mga kalagayan? Kumusta naman po ang ating katawan? Kumusta naman po? Wala na bang ulan dyan? God bless you. Wala na bang mga baha sa inyong mga lugar? God bless you po. God bless you. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. So let's open our Bible po. God bless you, Ma'am Rosalinda. God bless you. Blessed morning, Ma'am Apple. God bless you. Blessed morning, Ma'am Charisse. God bless you. Blessed morning po sa inyong lahat. Hallelujah. Please kindly share this video. God bless you po, Ma'am Esperanza. God bless you. Blessed morning. Hallelujah. Please share this video. Yung gustong matawagan, mga kapatid, no, pwede po kayong magpalista para matawagan po mamaya. Hallelujah. And just understand po na meron kayong chance not to be called twice a week. Amen. So twice a week, mga kapatid. So huwag po kayong mahiya na magpatawag po para maipag-pray po kayo ng our great daddy in the Lord. God bless you po, Ma'am Esperanza. God bless you po. Let's open our Bible. God bless you po, Ma'am Jimachu. God bless you po. Blessed morning po sa inyong lahat. Kumusta naman po kayo? Amen? Hallelujah. Yes, it is well with us in the mighty name of Jesus Christ. God bless you po, Ma'am Rosalinda. Let's open po our Bible to the book of Psalms 55. God bless you po, Ma'am Irene. God bless you po. Blessed morning. Pa-pray po ako para sa medical. Ma'am Irene, pakilista po, my son. Flight ko po ngayon pa Manila. God bless you po, Ma'am Irene, and we are praying that everything, no, magiging successful about po sa iyong medical. Amen? Hallelujah. And I hope everything is clear in the name of Jesus Christ. So, we will call you para po maipag-pray kayo ni Apostle Paul. Amen? Hallelujah. So, let's open our Bibles in the book of Psalms 55, verse 22. Psalms 55, verse 22. Hallelujah. So yung gusto pong magpatawag, you can comment po dito sa ating comment section. God bless you. God bless you po, Ma'am Rosalinda. God bless you po. Thank you so much. Hallelujah. Psalms 55 verse 22, no? Ito ang sabi ng word ni Lord. Hallelujah. Hallelujah. Cast your burdens upon the Lord, and He shall sustain you, and He shall never suffer the righteous to be moved. Amen? Hallelujah. Praise God. God bless you po, Sir Louie. God bless you po. 12:20 po ang alis ko sa aeroplano. Sana matawagan ako before mag-leave. Salamat. 12:20. Okay po. Okay po. Hallelujah. Amen? So, please, God bless you po, Ma'am Irene. God bless you po. Sige po, we will call you first. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, ang i-share ko sa inyo this morning po, mga kapatid, no, ano ba ang dapat nating gawin so that mawawala yung mga naramdaman nating kabigatan. Amen ba? Hallelujah. No, para humaba ang ating buhay. Amen. Ano bang gagawin natin? Amen? Para ang ating buhay po ay hindi magdurusa. Amen? Ang daming mga tao nagdurusa sa kanilang buhay. Amen? Nagdurusa kahit sa anumang mga pagsubok. Nagdurusa ang kanilang pamilya. Nagdurusa ang kanilang katawan. Nagdurusa ang kanilang mga kaluluwa. Nagdurusa ang kanilang buhay.
Amen. Ano ba ang nangyari? God bless you, Ma'am Virginia. God bless you. Blessed morning po. Kumusta pala ang inyong pagsimba yesterday? Yeah, yesterday po, we are so blessed and it was a great day, no, to be in the presence of God. God bless you po sa inyong lahat. Amen? Hallelujah. So, ano bang gagawin natin? Amen? Para po, no, mawala yung kabigatan. You know that kapag ikaw ay may mga karamdaman sa iyong katawan, no, na-feel mo always ang bigat-bigat ng iyong pakiramdam. Amen? Hallelujah. Nandyan ang kalungkutan, nandyan ang takot. Amen? Hallelujah. Yung pagkapagod, pagkawala ng pag-asa. Amen? Hallelujah. And as we know that yan ang mga plano ni Satanas na gawin niya sa mga tao, according to the book of John 10:10, that Jesus came, Jesus come, amen, hallelujah, to steal, to destroy, and to kill. And that is not your portion in the name of Jesus. So ano ba natin, ano ba ang dapat gawin natin so that, no, si Satanas ay hindi siya magti-take advantage sa iyong buhay? God bless you po, Ma'am Divina. God bless you. Blessed morning po. Amen? Ano bang gawin natin para po mawawala yung bigat? Amen? Para mawala yung mga naramdaman mo? Kasi yun ang trick ni Satanas. Eh. Yun ang mga weapon ni Satanas na ginagamit niya, no, sa mga tao so that yung mga tao mawala ng buhay. So that yung mga tao mawala ng pag-asa. So that yung mga tao, no, hindi makapag-serve sa Panginoon. Amen? So, ano ba ang dapat nating gawin? Amen ba? Hallelujah. Ano ba ang dapat nating gawin para mawala na yung mga sakit na yan? Ano pa na dapat nating gawin para ang lahat ay masolusyonan? God bless you po, Ma'am Marilo Tangeris. God bless you. Blessed morning po, Ma'am Marilo. And then, so, God bless you. Blessed morning po. Amen? Sa Psalms 55, verse 22, sabi ng word ni Lord, cast your burden upon the Lord. Amen? Hallelujah. So, ibig sabihin, amen, God bless you, Mang Digna. God bless you, blessed morning. Hindi ako nakatulong magdamagagabi dahil sobrang sakit ng aking puso at lagi akong naihi. Parang di ako nakahinga. It is well with you po. Pakilista si Mang Digna, my son. Amen? Hallelujah. It is well with you, Mang Digna. Ano ba ang dapat natin gawin? Amen? So that mawawala na yung mga naramdaman yung ganun. Amen? Number one, mga kapatid, God bless you po, our great deaconess, Ma'am Susan Mercy, God bless you po, blessed morning. Ano ba ang dapat nating gawin? Amen? Para mawala na ang lahat ng yan. Amen? Hallelujah. Number one po is cast your burdens upon the Lord. Amen? Hallelujah. Ang dami-daming mga tao nagkasakit, ang dami-daming mga tao, no, sila ay merong kabigatan sa kanilang buhay, may naramdaman na mga sakit. Amen ba? Hallelujah. Saan ba nila, no, yung mga burdens? Sabihin natin yung kabigatan na 'yan, yung mga problema na 'yan. Many of us inaasa natin sa mga anak, inaasa natin sa ating mga magulang, inaasa natin sa doktor, inaasa natin sa mga tao na feeling mo na sila ay makakatulong sa iyo, but it's not the way. Amen ba? Hallelujah. Hindi yung way para maibsan, para mawala yung mga problema mo, para gagaling yung mga sakit mo. Number one is cast your burdens upon the Lord. Ibig sabihin, lahat ng naramdaman mo, no, ibigay mo kay Lord. Amen? Hallelujah. Cast it. Amen? Ibig sabihin, no, yung mga sakit na yan, yung mga problema na yan, no, ibigay mo kay Lord. Alisin mo from yourself, no? Alisin mo galing sa iyong sarili at ibigay mo kay Lord. Amen? Hallelujah. Kasi hindi natin kaya. That's why Jesus Christ died on the cross for us because He knows. Amen? Alam niya na hindi natin kaya yan. Amen ba? That's why kahit hindi makasalanan si Jesus, anong ginawa niya? Kinuha niya lahat. No, everything kinarga ni Jesus doon sa cross. Amen? Palagi nating naririnig that through the stripes of Jesus Christ,
We are healed. Amen? But anong ginawa natin? Alam ba natin kung ano ang dapat nating gawin? Amen? Hallelujah. Kailangan nating alisin yan sa ating sarili. Lord, kunin mo tong mga sakit na to. Lord, kunin mo to. Alisin mo tong mga problema na to. Amen? Hallelujah. Ibigay mo lahat kay Lord. Amen? Iasa mo lahat kay Lord kasi si Lord naman talaga ang makapagbigay sa atin ng solusyon. Kasi kung kakargahin mo yan, kakargahin ang kakargahin mo yan, hindi mo yan kaya. Mapapagod ka. Amen? Manghihina ka kung kakargahin mo yan sa iyong sarili. Kung iasa mo yan sa iba, mapapagod ka talaga. Mawawalan ka ng pag-asa. Amen? Kasi hindi mo yan kaya. Kaya, kailangan natin ibigay lahat yun kay Lord. Amen? Kasi pinasan niya, na niya yan doon sa cross. Already. Tapos na. Amen ba? Hallelujah. Ibigay mo lahat kay Lord. Lord, ibigay ko lahat sa iyo ito. Amen? Hallelujah. That's why nga sa Matthew 11:28, sabi ni Lord, come unto me. Lumapit kayo sa akin. Kayo mga nabibigatan, kayo na may mga problema, kayo na may mga sakit, kayo mga may karamdaman, lumapit kayo sa akin. Amen? Hallelujah. Learn from me and I will give you rest. Amen? Hallelujah. Doon lang tayo maka-experience ng kapahingahan kay Lord. Amen? Doon lang tayo maka-experience sa kanyang presensya. Amen? Kung ibigay mo yan, you are praying. Amen? Nagpipray ka kay Lord. Lord, hindi ko talaga kaya to. My ability is not enough. Hindi ko talaga kaya to. Lord, I know. Amen? Lord, ibigay ko lahat sa iyo. Amen? Hallelujah. Lord, sa iyo na lahat to, ugas. Sa iyo na lahat to. Amen? Hallelujah. Paalisin mo yan sa iyong mga, sa iyong sarili. Amen? Hallelujah. Huwag mong ibibibaby yung mga sakit na yan. Because God will guide you. Amen? Iga-guide ka ng Panginoon what to do with that. Amen ba? Hallelujah. No, iga-guide ka ng Panginoon kung through medicine or through doctors or through the prayers, whatsoever, God will guide you. Amen? Hallelujah. Kung iga-guide ka ni Lord, amen? Para mawala yung mga sakit na yan, no? Sa mga sakit na yan. Kaya panahon na, sa panahon na ikaw ay mga kabigatan, may kabigatan, may mga problema, no, draw closer to God. Amen? Lumapit ka sa Diyos. Ilagay mo sa iyong isipan niya ang sakit na mga sakit na yan, mga problema na yan ay hindi sa iyo. Binayaran na yan ni Jesus doon sa cross. God bless you, Ma'am Esperanza. Amen? God bless you, Ma'am Jimmy, Sir Jimmy. God bless you. Blessed morning. Amen? Alam mo na dapat, amen, that the healing is there. But you need to cast it out. Amen ba? Hallelujah. Kailangan mo yung paalisin sa iyong katawan. Amen? Kailangan mong ibigay lahat, no, ng iyong hope kay Lord. Amen? Hallelujah. Kailangan na i-trust mo everything kay Lord. Amen? Hallelujah. Why? Kung magpipray ka, mga kapatid, no, you can cast it out through prayers. Sa iyong mga prayers, Lord, alam ko na hindi ko na talaga ito kaya. I know, even mga pera ko nawawala na because of medication, because of doctors, because pasaan-saan na lang ako para gumaling, but nothing happened. Amen? Give it all to God. Lord, I give it all to you, O God. Ibigay ko lahat ito sa iyo. Amen? Hallelujah. Ikaw sakit, umalis ka sa aking katawan. Ikaw na problema. Amen? Ikaw ay umalis sa aking buhay. Amen? Hallelujah. No, lahat, sabihin mo kay Lord lahat. Amen? Hallelujah. And you will feel, nafe-feel nyo ba kapatid after ibubuhos mo kay Lord? Amen? Yung lahat-lahat, yung mga problema, yung naramdaman mo. Amen? Hallelujah. And then after that, you will see, no? Makikita mo talaga ang gagawin ni Lord. Makikita mo talaga yung pagkikilos ni Lord sa iyong buhay. Even after your prayer,
nung maramdaman mo na merong talagang mafi-feel ka na naibsan yung sakit, na wala yung mga sakit, yung kalungkutan, amen, mawawala yun, amen, by the grace of God, amen, by the grace of God, amen, through prayers, no, give them all to Jesus, amen, iasa mo lahat yan kay Jesus, amen, iasa mo lahat yan kay Jesus. Every time na meron kang pinagdaanan o walang pinagdaanan o masaya ka man o sa kalungkutan, amen, give it all to Jesus. Amen? Why? Kung you know how to come to Jesus, if you know how to pray, amen, na magpipray ka para mawala ng mga sakit na yan, para gamutin ka ni Lord, amen? And sabi sa word ni Lord, He will sustain you. Isusustain ka ni Lord. Amen? Bibigyan ka pa niya, hahabaan pa niya yung buhay mo. Amen? Bibigyan ka niya ng kaligayahan. Amen? Babaguhin niya yung buhay mo. Amen? Pagagalingin ka niya sa kahit anumang klaseng mga sakit sa inyong buhay. Amen? Hallelujah. So, God was to sustain us. Amen? Kasi nga, kung nga ang kinin mo lahat yun, isi-shoulder mo lahat yun. Amen? Yung lahat ng mga naramdaman mo, amen? You just trust by your ability, by your money, or by your family, mawawalan ka talaga ng lakas. Amen? Hallelujah. But if you will give it all to God, amen? Kung ibibigay mo lahat sa Diyos, God bless you po, Ma'am Maribel. God bless you, blessed morning po. Amen. Hallelujah. Amen? So, ibibigay mo lahat kay Lord. Amen? Ibibigay mo lahat kay Lord. Yung mga sakit na to, Lord, I know that only you can help me. Amen? Yung mga naramdaman na to, yung mga problema na to, I know na ikaw lang ang makapagbigay ng solusyon. And you will just be surprised. Amen? That God will provide everything that you need. Amen? At He will make a way for you. Amen? Hallelujah. Either pagalingin ka niya by miracle. Amen? Hallelujah. Ang dami-dami mga kapatid na after the prayer, after binuhos nila ang lahat-lahat doon sa Diyos. Not magreklamo ha. Amen? Hindi magreklamo sa Diyos, but to give it out everything to God. Amen? Hallelujah. Iiyak mo lahat sa Diyos. Amen. Sabihin mo lahat sa Diyos. Amen. Ibuhas-buhos mo ang lahat sa Diyos. Amen. Hallelujah. And then, after that, mga kapatid, ang dami-daming mga tao, no? Even in their dream. Amen ba? Sa mga dreams nila, after sila nagpe-pray, nakipag-usap sa Diyos, Lord, ibigay ko lahat yung buhay ko sa iyo, Lord. At lahat ng to, Lord. Amen. I trusted everything to you, O Lord. Amen? Hallelujah. And then what happened, mga kapatid? Amen? Sa pagtulog nila in their dreams, na di-dream nila, na tinatouch sila ni Jesus, na binibisita sila ni Jesus. Amen? Hallelujah. Or yung lingkod ng Diyos, nagtatouch sa kaniya, at siya ay gumaling. Amen ba? Pagising nila, mga kapatid, no, nawala lahat ng yan. Amen? Hallelujah. Praise God. Amen? God bless you, Ma'am Esperanza. Amen? Hallelujah. So, kaya ganun, mga kapatid, importante talaga that ibigay natin kay Lord lahat-lahat ng yan. Amen? Lahat na naramdaman mong kabigatan, ibigay mo yan lahat kay Lord. Kasi yung makabigatan yan ang tinatawag na yuk. Amen ba? Hindi ko alam kung ano yung Tagalog ng yuk. Amen? Yung nilalagay ba sa amin, mga kapatid, no, sa amin sa bukid, amen, gumagamit kami ng kalabaw, amen, at yung kalabaw may nilagay dito sa ano, sa neck ng ano, sa liig ng kalabaw, para sa ginagamit yun para mag-araro, o para may ginagamit ano bang tawag doon, kasi sa Bisaya tinatawag namin yung balsa. Amen? Hallelujah.
God bless you, Ma'am Rosalinda. Ganon. Amen, ma? May mga dreams ka na ganun at after that, amen? Pamatok. God bless you po, Ma'am Esperanza. Amen? So, yun ay tinatawag na yoke. Amen? At yung yoke na yun, it can only be destroyed by the power of God, by the anointing, by the authority of our Lord Jesus Christ. Kaya, kung hindi mo yan ibigay lahat kay Lord, kung hindi mo yan iasa kay Lord, yung mga break, yung mga chain na yon, yung mga kadina ni Satanas, yung mga pamatok na galing kay Satanas, it cannot be destroyed by your own self. Amen? Madi-destroy lang ito, amen, if you will give it out to God. Amen? Kung ibibigay, iasa mo yan lahat kay Lord, you will pray in the name of Jesus. Amen? Hallelujah. You will always communicate God. You will always pray to God. Amen? Hallelujah. So, He will sustain you. Amen? Hallelujah. So, God, no? Bibigyan kanya ng kaligayahan, pagalingin kanya sa mga sakit, gumagaan ang iyong pakiramdam at malilimutan mo yung mga problema kasi si Lord na mismo ang hahanap ng paraan. Kasi once the yoke shall be destroyed, amen, mawawala na yung kabigatan. Amen? Hallelujah. Kapag yung chain, amen? Hallelujah. If the chain shall be broken, amen? Hallelujah. Mawawala na yung para kang ano, para kang ginapos. Amen, ma? It's like you are not free. You can be free if that chain can be broken. And it can be broken only by the anointing of our Lord Jesus Christ. Through the power of the Lord Jesus Christ, no? Through His servant. Amen? Kagaya ni Ma'am Rosalinda, she was dreaming that, no, Apostle Paul holding his head. Amen, ma? So, it was, no, merong meaning yan. Amen, ma? Hallelujah. So, ibig sabihin, binibisita siya ni Lord through the life of our daddy in the Lord and God is healing something in her body. Amen? Hallelujah. So, kaya, no, always pray to God. Amen? Always pray to God. Even a simple prayer that nagaling sa iyong puso can touch the heart of God. Amen? Hallelujah. And He shall never suffer the righteous to be moved. I told you already, mga kapatid, hindi lahat na nag-pray ay sinasagot ni Lord. Amen? Hallelujah. Ang dami-daming nagpipray, but walang sagot ni Lord. Because only the prayer of the righteous lang ang sasagutin ni Lord. Mabilin. Oh, in Jesus' name, mabilin. No, hindi yan mangyayari in the name of Jesus. No, don't say that. Amen? Hallelujah. Amen? Huwag niyo po yung ilabas sa yung bibig, Ma'am Bilen. No, God, minahal ka ng Diyos. Amen? At may plano pa sa ang Diyos sa yung buhay. Amen? Hallelujah. Hallelujah, praise God. Ang gawin mo lang is give it all to God. Amen? Ibigay mo lahat kay Lord. Amen? Yung kabigatan, yung mga problema, naramdaman mo, mga karamdaman, mga sakit, whatsoever, kakulangan, ibigay mo lahat yan kay Lord. Amen? Ibigay mo lahat yan kay Lord. Amen? Kasi si Lord lang ang merong solusyon yan. Amen? And kailangan talaga mga kapatid that kailangan talaga na we need to live a righteous life. Amen? Hallelujah. A righteous life. Kasi only the prayer of the righteous. Amen? Only in the prayer of the righteous na pwedeng sasagutin ni Lord ang mga prayers. Amen? Hallelujah. Amen? So, don't forget, yung prayer natin is not about reklamo. It's not about that, Lord, patayin mo na ako, o Lord, gusto ko nang mamatay. God will never answer that prayer, but we must be careful. I told you before, mga kapatid, na yung prayers na mga ganyan, amen? Hallelujah. Hindi si Lord ang sasagot niyan, but Satan also can answer those kind of prayers.
That's why, God forbid, no, mambilen. Amen? You are so precious. And, no, meron pang ano si Lord sa iyong buhay. May plano pa siya sa iyong buhay. So, don't do it and don't think about it. Amen? Hallelujah. God bless you po, Sir Zumar. God bless you. Blessed morning po. God bless you po. Amen? Hallelujah. Amen? Because only the righteous, amen? He will never suffer the righteous to be moved. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi, as long as you are living a righteous life, hindi ka pwedeng pabayaan ni Lord na magdusa sa mga sakit na yan. Hindi ka pabayaan ni Lord na ganyanin ka na lang ni Satanas. Hindi ka titingnan na lang ni Lord. No! Amen? He will never suffer you. Amen? Hallelujah. So, kailangan talaga is just live a righteous life. God bless you, Ma'am Sarlene. And thank you for sharing this video. Amen? Mamuhay tayo ng matuwid. Mamuhay tayo ng righteous that is according to the Word of God. Amen? Hallelujah. Amen? Kailangan nating mamuhay ng ganun. Amen? Para sasagutin ni Lord ang ating mga panalangin because ang sabi ng word ni Lord, no, the prayer of the righteous availeth much. Ibig sabihin, kapag righteous ang isang tao, ibig sabihin, kung siya ay namumuhay according to the word of God, ginagawa niya yung word ni Lord. Amen? Hallelujah. And then, no, sasagutin ni Lord ang kanilang mga panalangin. I know that you are praying and I know that sinasagot kayo ni Lord. Amen? Hallelujah. And always remember, mga kapatid, that God has set a time for you. Amen? Meron siyang oras para sa'yo. Diba? Kagaya na nangyari kay Hope. I told you many times. Amen? Hallelujah. Kahit grabe yung naramdaman niya sa buhay. Amen? Hallelujah. But, anong nangyari, mga kapatid? Amen? Kahit grabe, nagkasakit niya siya. Amen? Pero, hindi siya nagkasakit forever. God bless you po, Ma'am Arlene. Blessed morning po. Why? Because that's the word of God. He shall never suffer the righteous to be moved. The righteous, no? Hindi niya hayaan that because of that attack of Satan, the righteous shall die. No. Amen? Hallelujah. Of course, no, lahat naman tayo. Amen? As long as hindi pa babalik si Lord, yung katawan natin ay pwedeng mamamatay dito sa mundo. Amen? But in the right time. Amen? Hallelujah. Sa tamang panahon. Amen? Hallelujah. At kung babalik man si Jesus at buhay pa tayo at naisali tayo sa rapture. Amen? Yan ang mas maganda. Hindi na kailangan mamamatay pa yung hindi na kailangan na ma-experience mo pa yung kamatayan if maisali ka sa rapture. Amen? Kaya importante talaga to live a righteous life. That is one of the ways, no, para po tayo ay pagalingin ni Lord. Para po si Lord ay mag-intervene sa ating mga buhay. Amen ba? Hallelujah. If you live a righteous, no, hindi ka pwede na magsasalita ng mga hindi mabuting mga salita. Amen ba? Hallelujah. Amen? God bless you. Our great senior pastora and Estrella Pastor Burl, God bless you. Amen? God bless you, Ma'am Digna. God bless you. So trust everything to God. Amen? Hallelujah. Importante, mga kapatid, just live a holy life. Yun ang sikreto ni Hope. Kung bakit ba hindi hinayaan ni Lord na magdusa si Hope sa mga sakit na yun. God bless you, Dr. Mary. God bless you. Why? Because he live a righteous life. Amen? He was thinking, Lord, siguro nagkasakit ako dahil may nagawa ako hindi mabuti sa iyo. Lord, forgive me. Amen? Hallelujah. Lord, cleanse me. Lord, ito ba dahil meron ba akong nagawa na hindi ko alam na hindi mabuti? Kaya ako ay nagkakasakit ng ganito. Lord, forgive me, Lord. Amen? God bless you, Ma'am Lifey. God bless you. Blessed morning po. Amen? Hallelujah. At hindi tumalikod si Hope. No? Kay God. Amen? Kahit na meron siyang naramdaman na mga problema, not only about sickness, family problems, nawawala yung mga kayamanan niya.
nawawala yung mga kahayupan niya, nawawala, kahayupan, nawala yung mga animals niya. Amen? Hallelujah. Sa amin dito is, no, hayop. Amen ba? Hallelujah. Yung mga animals. Amen? Kasi before, makapatid, malalaman mo pag ang tao ay isang mayaman if napakadaming mga animals. Amen? Kung napakarami silang mga inaalagang mga hayop. Amen? Hallelujah. So, yung mga nawawala, lahat yun. Pira, lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng lahat. Amen ba? Nawawala. Pati iniwanan siya ng asawa, but hindi siya lumalayo kay Lord. Amen? Just try to live a righteous life. Amen? Huwag mong pagilitin si Lord, but instead, no, make God happy sa iyong buhay. Amen? So, ngayon mga kapatid, hindi na tayo magtatagal. Just prepare yourself. No, yung gustong mapatawag, pwede kayong matawagan today. Amen? And now, let's welcome the great man of God, Apostle Paul.